Hello po, magandang gabi, magandang umaga po. Saan niyo po dyan sa Pilipinas at saan sulok man po kayo ng daigdig naroon. Ito po, muli nagbabalik po si Kuya Jom para sa kusina cooking recipe for today na gagawin po natin. Isa po itong may sabaw na masarap nating masasabing pampalakas ng katawan. Ito po ay walang iba kundi sinampalukang kambing. Ito po. Ang main ingredients, papo ng kambing at laman. Eksaktong lamb po yan actually. Wala pong kambing na makuha ko dito. Puro lamb. So yan po yung main ingredients. Siyempre po, may sampalok po tayo. Pampaasim po natin. Meron po tayong garlic o bawang. Meron din ulit tayong sibuyas or onion. And then, meron po tayong ginger. Pampatanggal po ng amoy yan. Mas much more important, yung pinaka-importante po ay lemongrass. Ayan po. Okay, ayan po ang mga ingredients. Tinuro ko po sa inyo. Ito po, pre-cook na po yan. Pinakulo ko po ng mga 30 minutes kasi papakulin pa po uli natin pagkagisa natin. Na po. Okay, babalik po si Kuya Joms para sa step-by-step po mamaya. Thank you po. Hello po, balik po tayo ngayon sa main ingredients. Inihanda na po natin ang lahat. Ito po ang sampalok, pinakulo po natin yan, malambot na yan. Dudurugin po natin yan, let's mash it. And get a strainer, kumuha po tayong strainer. At saka po natin salain, pigayin po natin yung katas niya, no? Yan, pampaasim natin. Ito po, pre-cook na po to, binoil na natin yan. Malambot na, igigisa na lang po yan, no? Malambot na po yan. Ito po, pwede po natin siyang pagkagisa. Lagay natin tong green lemongrass sa pagpapakulo pa lang nito. Pwede rin. Pwede rin sa pagkagisa. Lagyan ng sabaw. Lagyan ng lemongrass. Pampatanggal amoy. Pampabango. And then, meron din po tayong ginger, yung luya. Pampatanggal po ng anggo yan, yung amoy ng kambing. Pero, masarap po yan. Ito pong sibuyas. No, yan po ilalagay natin, gigipanggisa yan, at saka po itong bawang, ano, igigisa po natin lahat yan, step by step, mamaya po, how to cook it, papakita ko sa inyo, ano po, for the meantime, sit and relax lang po kayo dyan, paalam po muna, bye. Hello po, magandang umaga at magandang gabi po sa inyo lahat dyan, sa Pilipinas. Ito po muli, si Kuya Joms, bumabati sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Especially, yung mga OFW nga po pala. Hindi natin dapat makalimutan yan. Isa sa mga hero. Mga bayani punto na yan. Saludo kami sa inyo. Anyway, andito po ako dahil sa portion na cooking natin. Meron akong pinakita sa inyong ingredients. Recipe for the day, sinampalukang kambing o lamb. So, stay tuned. Iluluto po natin yan step by step. Pinakita ko po yung ingredients. At yung how to cook it, isa-isa ko pong i-explain. Hindi po kayo mawawala. Sana po mag-enjoy kayo dito sa video ito at recipe ito. Maraming salamat po. Hello po. Muli po, nagbabalik si Kuya Joms sa cooking step-by-step procedure na po tayo. Gagawin na po nating iluto, igisa ang first na pinakulo nating pre-cook na kambing, which is pakikita ko sa inyo. Igigisa po natin ito mabuti sa luya at bawang sibuyas, okay?
Ito po ang katas ng sampalok, yung pinakulo natin ng sampalok. Kung wala naman sampalok, pwede rin po yung powder na pampaasim na sinigang na sinigang na powder mix. Okay? Ngayon po, igisa na natin. May mantika na to. Preheat na po to. Lagay natin ang luya. Lagay po natin ang sibuyas. And then, sunod po natin ang bawang. Ganyan lang po kasimple. Lutuin na natin ng mga almost 20 seconds, 30 seconds. At saka po natin ilagay ang laman ng lamb or kambing. Ngayon po, pwede na natin siya lagay. Lagyan po natin siya ng onting asin, pwede rin pong patis o depende po sa pampalasa nyo. Pero po ako gusto ko po asinis, okay na sa akin. Siguro mga 1 small teaspoon na sea salt o puting asin o pink salt is okay na rin po, pampalasa. Depende po, iba po hindi naglalagay ng paminta. Pwede rin po kayo maglagay ng paminta, pero ako mas maganda po sa katawan ng paminta. Lagyan na lang po natin siya ng onti. Gisa lang po natin siya, gisa natin siya ng mga, balikan natin siya after 5 minutes po, no? Takpan po natin siya. Balikan po natin, tignan natin after 3 minutes. Naka low fire lang po tayo, no? Para hindi po masunog, ano? Tignan po natin. Mabango po, mabango. Yan po itsura niya, medyo nagisa lang po siya ng onte. Sa bawang sibuyas luya para matanggal po yung medyo amoy niya. Mga 2 minutes pa po. Ipag-isa pa natin siya ng gusto sa luya para mas mabango po. After 3 minutes pa po, di ba? Pinag-isa pa po natin siya ng gusto para mas mabango yung amoy niya. Tignan natin after 3 minuto po nakalipas.
Ang bango po, ang bango. Pwede na po natin ilagyan ng unting isang basong tubig lang po muna. And then, pakuloy po natin. Okay? Isang basong tubig. Medyo lakasan po natin ang apoy para mas mabilis na pong kumulo. Takpan po natin. Balik po si Kuya Joms. Ito po, after 5 minutes po nung paglagay natin ng a cup of water, yung isang basang tubig po, ilagay na rin po natin yung the rest, yung natitirang pinagkuluan niya po. And then, pati na rin po yung pampaasim na sampalok na ginatas natin. Sabay-sabay na rin po. Masarap po yan. Patuyuin natin ng konti. Pakuloyin pa natin ng mga 15 to 20 minutes. I think after that, kung mas malambot na yung laman, patay na natin. Or else, mga 30 minutes po. After pa. Ngayon, lagay na po natin ang pinagkuluan. Ito po, yung pampaasim. Takpan po natin, tsaka po natin lakasan ng apoy. Hello po. Ito po si Kuya Jones. Tignan na po natin after 30 minutes. Checkin natin yung laman at yung sabaw niya. Depende po kung gaano nyo... ako po, gusto ko po eksaktong sabaw lang. Lubog lang ng onti yung laman. Yung iba gusto, madami sabaw. Depende po sa inyo, ano? Basta lasahan nyo lang po onti. Kung gusto nyo medyo maasim na maasim, depende sa inyo. Kung mild lang, ako gusto ko po maasim, parang paksiw. So, tignan na po natin. Ang lambot na po, umihiwalay na sa buto. Ang bango. Siguro po sa in this moment, pwede na po ito. Yung sabaw niya po, eksakto lang, parang lubog lang siya. Yung salt na nilagay ko kanina, okay na rin po. Depende kung gusto niyo pong maanghang, lagyan niyo ng sili. Ako gusto ko po medyo maanghang, lagyan natin ng sili. Ito po. Putuloy natin. Ito po. Panalong panalo po ito. Ayan po. Ayan po yung katapusan ng niluluto po nating kilalang kilala sa lalo na po sa Ilocos region. Meron din po sa Batangas na mga ganyang sinampalukan. Meron din po sinampalukan ng mga Visayan region, Kapampangan. Pero this time po, itong version ko po ay version lang po ni Jomel to. Tignan po natin to, ano? Ilapit natin. Ayan po. Napakabango po
Ang sarap po. Tignan po natin sa finished product, sa taste test, sa pagkain portion natin. Kainin na po natin, tikman na po natin. Bye. Hello po mga kapatid. Ito po yung finished product, yung natapos pong lutuin natin. Ayan po ang sinampalukang lamb o kambing. Ayan po. Mukhang masarap naman po, di ba po? Pagsalo-saluan po natin. Tikman natin. Ayan po ang finished product natin. Sinampalukang kambing. Medyo nakakagutom po. Tikman po natin. Muli po, bumabalik si Koy Jom sa tikim portion. Ito po siya. Napakasarap. Tikman po natin. Unang subo po para sa inyong lahat. Unang subo, tikman po natin. The best po, the best. The best. Ang sarap po ito, buong maron niya, kambing. Ang sarap po. Sana gawin niyo rin po itong recipe nito. Asim, ang sarap po. I-try nyo po. Hanggang sa huli din po, si Kuya James po, nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na next video upload natin. Mabuhay po kayo. God bless. Paalam.